video na to, guys, is request ni Buhay Abroad kung paano gumawa ng wool chicken in rock salt. Ayan. Masarap yun. Eh, ito, linisin nyo mabuti yung manok. Ayan. Tapos, biakin nyo siya sa gitna. Ayan, oh. Biakin nyo siya sa gitna. Hawa ko kasi, guys, yung ano ko, telepono ko. Ayan. Ayan. Pag biniak nyo siya, tiyakin yung linisin, i-dry nyo yung mabuti. Itong kitchen tissue. Kasi, kapag may tubig siya, at ilalagay mo siya sa malaking talyasi na may, ano, na may tubig siya, kailangan dry siya, dry. Pero guys, kung dyan sa Pilipinas, tanggalin niyo yung ulo. Pero dito kasi hindi sila natatanggal ng ulo, mga Chekwa. Hindi ko alam, baka kasabihan nila yan. Pero kung dyan sa ating gagawin yun, tanggalin niyo yung ulo. Okay. Hindi ako makapag ano ng dalawang kamay, kaya yung mga lalabas, wala akong stick. Kasi nandito ako sa kusina. Hindi ko linya ang kusina. Kasi, si Indo, ang ano. Siyempre, malinis na tissue ang gagamitin nyo, ha. Baka naman kung saan yung pinulot ang tissue. Tatanggalin nyo, di ba, magtubig yan. Yan, may mga tubig yan. Pagkahugas niyan, linisan yung mabuti. Linisan yung mabuti at i-dry ng tissue. Tanggalin yung pinaka parang dugo-dugo sa ilalim. Ayan, yung malinis na malinis siya. Yan o, yung parang mga ano na hugasan na ni Indo to. Yung mayang kasingit na mga itim-itim dito. Tanggalin nyo lahat yan para malinis. Ayan. Tapos, kung sure na kayo na wala ng tubig, wala na siyang tubig, di ba? Kailangan dry na dry niya. Saka nyo ipauupo siya sa asin. Maya-maya lang po. Hintayin lang po natin mag-ano si Indo. Kasi ako yung naglinis pa sa taas, eh, anuhin ko lang muna yan mga lalabs. Na-dry na yan. Pero, need na sobrang dry. O, di ba? Dry na dry siya. Yung wala kang makikita talaga mga lalabs na tubig. Ay, sorry. Hindi po, ang hirap gumalaw ng isang kamay lang. Yan. Na-dry na ito ni Indo, kaya lang may nakita pa akong tubig. Eh, kailangan ito, pag nilinis mo ang manok, automatic, pahiga mo siyang ganun. Para nakatulo siya. After na makatulo, atinura, hindi, ano nga, road to go, hindi man ibang klaseng tulo, ha? Tulo ng tubig, ha? Alam ko na pa sa ayan. Basta tanggalin yung tubig. Ayan. Tuyong-tuyo ang ilalim. O, di ba? Wala kang makita ng tubig. Ayan, guys, yung rock salt. I-prepare lang po natin yung manok. Itong manok na ito. Ayan. Pero maya-maya, ilalagay po muna natin kasi ito yung nasa ibabaw ng manok na nakaraan. Last week. Huwag nyo itatapon yung walang dumi siya. So, ilalagay po natin ito sa malaking talyasi. Ito yung sa ilalim. Ayan. I-ano lang natin itong mga lalabs. Ipapat lang nyo yung rock salt. Ayan. Para hindi siya masunog. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga lalabs bago ilalagay ang manok. Ilalagay yung chicken. Pag na-iplat nyo na yan, kailangan ano siya, pinakasapin. Wala siyang tubig, kailangan dry na dry ang kawali. At tinora ha, yung isang kilo, kulang yan. Kailangan mga 2 kilo sana. Kaya lang, may tira kami noong nakaraan. So, yung tira, siyang inilagay ko sa ilalim. Kasi, bakit meron kailangan kapalan natin yun sa ilalim, masusunog yung manok. Ayan. Tapos, ilalagay natin itong manok mamaya. Ipapaano, mamaya lang konti. Tapos, ito sa ibaw, dadagdagan natin. Ayan, guys, ganyan lang, ha. Wait lang nyo. Ayan, guys, ganyan. Paglalagay ng, ano, ng chicken. Ilalagay ng chicken. Ilalagay ng ating, tatabunan mo siya. Natapos nating linisan ng manok. Ayan. Kailangan tabon siya, ha? Ayan. O, diba? Yeah, very good. Kasi pag hindi mo siya pangit siya, makikita yung ano niya. Ayan. Ganyan lang siya, mga lalabs. Okay. Ha? Tapos, kailangan takpan po natin ng 45 minutes, 1 hour. 45 minutes. Tapos, malaki ang open. Open this one? No, later. Bas, 1 hour. 1 hour. Na wag po ninyong bubuksan. Para po, hindi siya magkatubig ang karne. Yung manok, hindi siya magkatubig.
malakas muna sa una ang fire, ang apoy. Then kapag na narinig nyo na yung tuktok, yung tumutulog siya, painaan nyo ng apoy. Huwag namang mainang-maina, medium lang within 1 hour. Huwag na huwag pong bubuksan within 1 hour. Hahayaan lang ninyo ng ganyan. Ate nurse, ganyan na. Yan guys, kita niyo yung nag-uusok-usok na. Tapos naamoy mo dyan sa usok yung mabango siya. Tapos ang apoy niya ganyan, within 1 hour is okay na siya. 1 hour, pwede kumaliit, 45 minutes lang. Pero sabi ni Lola, 1 hour. So, tingnan na lang natin. Is naka 1 hour na. Yan, ganyan siya. Nagka-crack siya. Tapos, ilinit natin, bubuksan natin. Bubuksan natin yung... Yan, you help me. Tatanggalin natin utay-utay ito. Yung asin. Kasi yung hindi siya marumi, magagamit pa natin. Tanggalin natin to para magamit sa next time yung ibabaw. Kasi yung ilalim, hindi pwede. Kasi sunog yun. Papait siya. Mapait siya mga lalats pagka ginamit niya. Yan, di ba? Ang ganda-ganda niya yung pagtuloy. Tutulungan ko siya. O, di ba? Maano siya? Kailangan. Hindi siya. Di ba? Magagamit namin yan next time. Kaya nag-help. Tapos yung malinis na yan, magagamit siya next time. Pero yung ilalim hindi, kasi mapait na yun. Lahat ng pagas ng ano, nandun siya. O diba, sayang yun yung 1 kilo almost. So ang mayos lang natin, hindi pwede, yung 1 kilo, yung nasa ilalim. Pwede pa natin ulit next time. Kasi weekly, nagluluto siya ng ganyan. Naka-schedule yan sa kabilang bahay. Every Saturday, nagluluto talaga ng ganyan. Ng whole chicken in rack, rack soup. Okay. Mga lalabs, yan. Itaog mo siya, tapos igagawin mo siya. At tanggalin yung asin. Okay, tingnan nyo siya, tuyo siya. Yan. Hindi siya matubig. Alam namin kapag ang manok ay matubig, inject yan. So, hindi na magagamit yung asin na yan. Itatako na yan. Tapos itong chicken, para mami yung tanggal yung asin. Gaganin siya nila. Ayan ang asin. Ganyan lang guys. Ganyan lang kasimple ang ating manok na chicken. Mas gusto ko pa yung mapula-pula. Kaya lang, maanong ganyan yung ginawa. Ayan. Okay lang. Yan. Okay lang. Malaga. Lilinisan mo lang siya. Take out yung ano, asin. Kasi a lot of asin. Ayan. Ganyan lang siya. Malaga. Yan. Tatanggalin lang yung asin. Tapos ilalagay mo. Mamaya nahihiwain kasi doon kami magdi-dinner sa kabilang bahay. So, ayan, Ate Nurse, ganyan lang siya. Yan. Diba? Doon na yan hihiwain. Dadali namin sa kabilang bahay. Yan, diba? Yan, diba? Dan. Ito, tanggalin.